Sana naman ang nangis po ito sa ako. Amen. Sa inyo ang Panginoon. At sa may buling. Mga kapatid, sa panunapag ninyo ang ito pinagunta natin sa Santa Agnes. Martir. At yung parang maging karapat-dapat ay kumanang pag-isiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaanaan ko sa mga kapatid ng Diyos at sa inyo ang mga kapatid. Tumahan ko ng kasa sa isip, sa lita, sa kawasan, at sa ating mga pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na telepon, sa lahat ng mga Amerikan ng banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y matalangan sa Panginoon ng Diyos. Kawalan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagpapayag tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ang malalim magkapangyarihan, pinili mo ang mahina sa tuwing ng isang libutan upang mahiyain ang nagmapagmalaking malalakas. Ngayon namin pinagpiliw ang pagsilang sa kalangitan ng martir na si Santa Agnes. Kami na may mabigyan mong makasunod sa pagiging manatag sa pananampalataya. Ayon sa pinamalas na sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang ka. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, itinayo ang isang tolda na may dalawang bahagi. Ang kulay tinatawag na sinadaang balal, naroon ang ilawan, ang hapag at ang mga tinapay na handog sa Diyos. Ang ikalawa ay nasa kabila ng pangalawang tabing at tinatawag na daang kabanal-banalan. Ngunit dumating na si Kristo, ang dakilang sasagote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahan, lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao, alalang bagay wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa damang kabanal-banalan at ito'y sapat na. Hindi tugon ng mga kambing at bisirong baka ang nandalang handog, kundi ang sariling tugon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang tugon ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay inuwisik sa mga taong itinuturing na marunin. Sa ngayon, sila nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa magitan ng walang hanggang Espiritu ay umialam niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang tanitan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayo ng awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na puon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakuhan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuling tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoon Diyos. Hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan at ipinansuod. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya'y papurihan. Habang umakyat ang
Diyos at ang muli tumutunog. Ang Diyos ay siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa. Magmula sa tronong banal at dakila. Habang maakyat ang Diyos at ang muli tumutunog. Hindi man lamang nakuhang kumain ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Napapalitaan ito ng kanyang mga kasabahan. Sila'y pumaroon upang kaunin siya sa magandang sabi ng mga tao na sisirahan siya ng bait. Ang matuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Nasisiraan siya ng pait. Si Jesus ay pinaratangan na nasisiraan ng pait. At ang reference mo rito ay kung bakit naisip na siguro gawa ng ibang mga pagkaunawa sa mga mensahe na pinahayag ng buong kapal na tanging kakaiba sa pamantayan na kanilang nakakislan. Eh, maaaring yun ang dahilan din kung bakit nasabi nilang nasisiraan siya ng bait. Sapagkat may mga puro siya na kakaiba sa pagkaunawa ng mga Hudyo. Pero hindi sa lahat, yung reference point ko rito kung bakit siya sinabi masisiraan ng bait dahil hindi man lamang na kuhang kumain ni Jesus. Hindi man lamang na kuhang kumain ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Yung panibig pagkain, nakasira ko ng bait yun. So kaya kalimitan din ako ng mga nasisiraan ng bait. Ang simula niya, hindi sila kumakain. Kaya bahagi rin mo, alala ko tuloy, noong tinatawag po natin ang hangapata. Marami po mga lugar dito sa Laguna ang naapektuhan. Yung po kasi noon, yun ako sa taas ng parokya, ay isa ako sa mahalagang pagkilos kung bakit may mga taong tumuturo kasi yun yung kanilang pamantayan. Sabi kapag pinabalaan ang mga taong ito, walang bahay, gawa ng hangin ang bagat dahil lulog ang kanilang mga bahay sa tubig.
ay alam, malaki ang tendency na may masisiraan ng bahay. Hindi lamang po yung katatayuan, kalunos-lunos na katatayuan, kasi hindi lamang po yun yung po pagkawala ng bahay. Hindi lamang po yun sa ekonomikal, may physical aspect yun. At yung isa yung physical aspect, yung hindi kumahal. Hindi kumahal. Kaya mag-ingat po kayo. Kapag may makita kayo na inyong mga kasambahay na hindi na kumakain, ay yun po ay simula. Kaya kinakailangan. Kaya lumapit. Lumapit ang mga kasambahay ng Yesus. Sabi, hindi na sila kumakain. Kawalan ang kanilang maraming ginagawa. Kaya, anong bahagi mo na kung saan ay makita mo natin. Kaya di po ito yung patuloy na paanyaya ng pagkilos. Sabi ko nga ay isa sa mga panukalang batas kayo ay mabigyan. Kailangan na ngayon hindi pa umuuso. Sana ito na lang yung bigyan ng executive order na presidente kaysa ang magpabigay ng ordo sa mga estudyante na sana magkaroon ng executive order ng iyong mga eskwelahan ay magkaroon talaga lalong-lalong ng regular kasi sa ayaw po sa study, 40% na ating mga mag-aaral sa public schools ay marmoris. So, bahagi ko na kung sa akin ay ito ay mabigyan din ang pagtugon. Yung sapat na pagkain. Para tulad ng pinahayag nito, huwag masira ang bayi. Pero lang po natin salamat po yun. So, pero malaking bahagi po na ginagampan nito sa buhay ng tao. Hindi lang po siguro naman nasisiraan ang bahay sapagkat wala silang mahal. Ngunit dahil sa mahal, ayaw nilang kumain. Pero yun po ay isang indicator na kinakailangan din natin na huwag natin kalimutan. Sapagkat lalo-lalo na ako sa mga kasambahay, baka hindi natin napapansin na isa po yun sa dapat ng pag-ingatan. Kaya, kumisan ba, alam kapag po ang tao ay walang sapat na lakas ang pagkatawan, ay unti-unti rin masisira ang kanyang kalabuhan. Ay kawawa naman. Kaya, ito yun yung ating ipagdarasal na nawa po ay tayo ay mga nasasamang bahay. Huwag tayo masiraan ng bahay. Kaya may mga pagkilos na kinakailangan natin bigyan ng pansin. Una, yung nutrition, sapat na pagkain. Mahalaga. Pangalawa, ay yung tamang turo. Kumisa kasi ng mga taong nangyiwala sa maling katuruan.
at kumisag ang mga taong gawa na naiiwanan sa maling katuruan ay yun ang kanilang maging gabay sa kanilang pagkilos sa paumuhay na ito. Na kumisag ay very distracting. Isa na ulit yung tinatawag namin mga extremists. They look for the extremes. Ay, sabi na natin, hindi na ay mga nasisiraan ng pait. Wala na sila sa tamang wisyo. Kaya, pag-ingatan natin na humantong tayo sa ganitong klase ng katatayuan. Inalangin din natin, isa rin ako sa pangyaya ay pinamamaling ngayon na simbahan ay yung usapin ng doon or death penalty. Kasi baka magkaroon tayo ng kaisipan na ito yung solusyon sa problema. Ang pagbibigay ng paparusahan ng kamatayan ay yan din po ay mali pagkaunawa ng pagkilos ng sa daigdig na ito. Sabi na ngayon ang mga bata, parang lalang yung mga psychologists ay naging concern kasi ngayon yung mga bata ang sinasabi na kapag naging paglaro o di kaya doon sa kanyang naruhan, papatayin ko kayo. Bagamat yan ay salita lamang, pero ay isang maling pagkaunawa sa pagpapahalagan ng buhay. Na kapag hindi natin tinama, ay baka paniwalaan ng marami na yun ang katotohanan. Marami pa ang iba, pero yung mahalagang pagkilos niya rin yung formation, Christian formation, pagtuturo ng ating pananampalataya. So isang pagkatapawa na kung saan ay hindi natin. Pangatlo, hindi. Kinakailangan maging mulat tayo na mag-ingatan natin na makita ang mga signalis na dapat natin pansin. Ano yun? Yung signalis of extremism. Yun po ay magbibigay sa atin sa nawa ng red flag. Kasi nagnanais na ng mga pagkilos na tawagin natin ay doon kumikilos sa mga extreme. So ito ang tatlong ito. Nutrition, pagtuturo, tamang pagtuturo, pangatlo ay tingnan din natin yung mga pagkilos na maaaring may mga nasa likunan tayo na mga extremists na kinakailangan natin yung maging aware at baka mamaya ay hindi natin alam ay sabi nga natin ay baka mabigla na lang tayo at mapag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 p
ang mga violated mga pagkilos. So, sabi ko nga ay tayo ay pinag-aadyan pa ng Diyos sa mga tao na nag-iisip na kung tawagin nito ay itong mga extremists na kung
minsan ay makakapag-ibig natin na ingatan ay maging bahagi ng malawak pag-ibos. Kaya, alimbawa na lang yung mga vigilante, yun ay patutubo yung mga extremisto niya. So, yung mga terrorists, extremisto nyo yan. So, ito yung ipanalangin natin sa naman ng buong kapag. Na nawa ay huwag tayong masiraan ng bayi. Mga biyaya na mula sa pagkakas.